Hello, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Silipin natin ang inyong second week of January. Thank you so much dun sa mga walang patid na pagsubaybay. Support nyo dito sa ating channel. At dun sa mga bago rito, salamat din. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Turn on nyo na rin yung bell icon para updated kayo tung meron tayong bagong readings. Huwag nyo na rin kalimutan mag-comment, like, and share. No? Huwag nyo na rin kalimutang i-comment, like, and share this video. At kung hindi ka pa nakaka-follow and like sa aking FB page, lalong-lalo na kung gusto mong mag-avail ng reading, paki-follow and like at doon po kayo mag-send ng message. So, lahat ng information na yan ay nakalagay sa ating description box. No? Ito ay collective reading. No? So, ito ay designed para sa pangmaramihan, hindi lang para sa isang person. So, please bear in mind na hindi lahat makaka-resonate dito. Kung hindi ka naka-resonate, ang ibig sabihin labang ay hindi talaga para sa inyo itong reading na ito. Okay. Kunin muna natin yung main energies mo, Cancer, Scorpio, Pisces, the second week of January. Honesty. No, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself, no? At least kung hindi maging honest yung mga taong ine-expect mo na dapat maging honest sa iyo, eh kahit papaano, ikaw na lang yung maging honest sa sarili mo. Magpakatotoo ka sa sarili mo. No? So yun yung sinasabi ng card. No, mukhang importante yung honesty this second week of January para sa inyo water signs. Meron din ditong envy. I am the same as everybody but with different challenges. No? So, maaaring meron nakaka-experience ng envy. Kung hindi man kayo yung naiinggit, no? Maaaring kayo yung nakaka-attract ng inggit. No? Maaaring may mga taong naiinggit sa inyo. No? At halimbawa lang na ikaw yung nakaka-experience ng envy, no? Kalimutan mo yung envy dahil wala tayong dapat ikainggit sa kapwa natin. Dahil tayo ay may unique na mga blessings, no? Bawat isa sa atin ay may unique na gifts, talents, blessings. So dapat i-nurture natin yung mga gifts na yan, yung mga blessings na yan, no? At for sure, no, pag na-realize mo na napakarami mong blessings and talents, no, na unique, na sa'yo lamang, na wala rin sa iba, for sure, makakalimutan mo yung envy, okay? So, yun, kung may mga naiinggit naman sa inyo, so, dead ma lang, hayaan nyo sila, no? Basta kayo, wala kayong ginagawang masama sa kapwa ninyo, malinis yung pinagmumulan ng kabuhayan ninyo, no, marangal, wala kayong dapat gawin. Hayaan nyo lang sila as long as hindi nila kayo sinasaktan, okay? Silipin pa natin ibang cards. Nahulog na card. Sandali lang. Occupation. No? So, may asikasuhin kayo, no? Tungkol sa isang job. The second week. Or maaaring kayo ay maging very busy this second week. Maaaring busy sa trabaho, busy sa business, or maging busy kayo sa hobby ninyo or something na mag-occupy ng oras ninyo pero enjoyable, no? Yung parang tipong hindi feeling labor. Alam mo 'yon, yung parang more of a hobby or basta anything na ma-enjoy mo. Alam mong gawin. Meron din ditong mature woman. Pwedeng ano mo yan, tito, tita, or maaring someone na mas nakakatanda sa'yo, no? Na female.
O maari mong maging guide, maaaring makatulong sa iyo o mag-a-assist sa iyo sa mga kailangan mo. Or magbibigay sa iyo ng useful advice. So meron ding courtship, no? So maaring may dumalaw sa inyo this second week. Or maaaring may meet up na magaganap, baka kayo ay may kausap, no, na magkikita kayo kung saan man. Or literal na meron talagang pupuntahan kayo diyan sa bahay ninyo, sa place ninyo or sa kung saan man. Okay? So anything na merong meetings, no? Ito yung courtship, no? Maaring this second week. Tingnan naman natin yung love life mo, water signs, this second week. Girl with a snake, empath, narcissist, paradigm, being charmed, used, enable boundaries. Ooh. Parang talagang may naiinggit nga sa inyo, guys. Kasi yan, may envy and girl with a snake. No, sa tingin ko, itong girl na ito is naiinggit sa inyo. No, kung ano mang meron ka ngayon sa love life mo, dyan sa person mo. No? So ito dahil dito sa inggit na itong person na to, maaaring gumawa to na eksena or something na gusto niyang makasira sa'yo, sa jowa mo, sa asawa mo, or dyan sa relationship mo. No? So, pinakamaganda niya, mag-set ka ng boundaries, yan yung sinasabi dyan. Maganda na, ano, na ma-maintain mo pa rin yung privacy ninyo ni asawa mo. No? Ito, basta anything, ma-maintain mo yung privacy sa love life mo para wala masyadong nakikisaw-saw or may epal na kumbaga yung mga taong lumalagpas sa boundaries nila na hindi naman dapat, no? May kiso na rin din dito, no? Mukhang many options, no, coming for you this second week pagdating sa iyong love life, no? Maaaring may one night stand, string along. So, yun, yung mga iba sa inyo, baka maka-encounter kayong problem with your person. Or baka ikaw yan, na marami kang choices, no? Parang karinderya lang, no? Daming ulam, pipili ka. So, well, pwede rin namang hindi naman infidelity ito. Baka naman may mga plans kayo ni person mo this second week and napakarami ninyong maaring gawin or pagpilian ninyong dalawa, kaya nalilito kayo, no? So maaring ito ay options din naman, hindi lang naman laging pagtataksil o ayan, pangongolekta ng jowa. So baka pwedeng ganun, marami kayong pwedeng gawin, marami kayong pwedeng maging options ni person mo this second week. And meron ding surprise na parating sa relationship ninyo, no, itong second week, and shocking news. No, at usually hindi ito good news, guys. Kung ano man itong parating sa inyo na love life this second week, abang-abangan niyo 'yan at mukhang magugulat kayo diyan. Okay? Biglang ano eh, maaring aberya to or isang bagay na makakareal, parang magugulat kayo and may matatauhan kayo, yun. Parang ganung dating. Parang the tower. Okay, may mga biglaang sagabal this second week, no? Mukhang malalaking challenges ito, kailangan mong bunuin. No, kung ito ay mga sagabal, mukhang napakalaking sagabal niyan sa mga gabundok o maaaring problema, no, na baka ma-overwhelm ka this second week, no, sa bigat ng mga problema.
kailangan mong akyatin itong bundok na ganyang kataas, no? So struggle 'yan, maaring magi-struggle ka rin diyan. Oo nga. So maaring maging hopeless ka this second week, no? Kung ma-overcome ka nitong challenges na to. Very challenging itong dalawang baraha mo. So beware, ingat ka rin, may kinalaman sa iyong kalusugan, no? Baka magka problema ka sa health. No, kung hindi naman sa financial, at ito ay seryosong problema sa pera, kung pera man 'yan. Or kung hindi pera 'yan, maari kayong maging desperado kung isa 'yang mabigat na problema ang kakaharapin ninyo. No, pero makaasa kayo na marami pa ring may mga tao pa ring loyal kayo na sa inyo, na mapagkakatiwalaan ninyo, no? Mga taong malalapit sa inyo. No? Ayan, may makakaasa pa rin kayo ng loyalty, no, pagdating sa inyong mga kaibigan. Or i-check niyo yung mga pets niyo, guys. Baka meron kayong beloved pet diyan na hindi in good shape, baka may sakit, no? Ayun lang, baka ganun. Ayan, possible na dog kasi ano, dog 'yan, chihuahua. Or kung hindi man, basta kahit anong breed ng aso. Page of Swords, mag-ingat ka talaga. May spiteful person around you. Ayan. Kino-confirm netong Page of Swords. Kasi lumabas na yung girl with the snake, eh. Sinasabi ko. So, mukhang babae nga talaga kasi page din, oh. So, ingat ka dito sa babae na to. Yung sinasabi ko na iinggit sa kung anong meron ka. Six of Swords, mukhang may movement. Oh, dami talagang problems ngayon at may ano, mananakit ulo mo or ayun, magkakaroon ka ng sleepless nights, kakaisip dyan. No? Kaya lang, meron ding paparating na maaring ano to, iluman, gathering, no? Feast, di ko alam. Pwede rin na magiging may something na ano yun na mangyayari or parating sa iyo na ikaka-proud mo this second week, water signs. Oh, then dami talagang pasanin, God, tumapat pa siya sa 8 of ano, ay sorry, 8 sa coffin card, no? Mabigat, oh, mag-prepare ka dito sa mga mabibigat na pangyayari parating nitong second week. No? Pwedeng obligations din ito, eh. So na-overburden ka, maaring bumigay katawan mo or maaring bumigay yung spiritual mo dahil dito sa mga obligations mo, pasanin mo, or literal na bumigay katawan mo, resistensya mo, no? So yan yung ilo-look out for mo. O meron ding 7 of Pentacles, no? So meron kang mga ano, parang hinihintay-hintay, no, na may mga ina-anticipate ka na rewards, do, no? Or mga bagay na hinihintay mo na ma-accomplish na, pero maaring hindi pa ma-accomplish 'yan, no. Parang maaring this second week is makaramdam ka ng pagkainip, no, sa paghihintay dito sa mga bagay na ina-anticipate mo na parating sa iyo or dapat na makukuha mo na. Okay? Thank you so much for being here, Water Signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Really appreciate it. Sana huwag kayong magsawa. Don't forget to like and follow my Facebook page, lalo na kung gusto niyo mag-avail ng personal reading. Don't forget to subscribe dito sa aking channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Take care, God bless, at kita-kits sa next reading.